Magandang umaga pong muli sa inyo mga kaibigan. Eto na naman po tayo. Si Bacolod, Poso, Tobero at iba pa. Bisa mo. Ito ang ating Jetmatic. Second hand lang siya pero umaandar pa. Ngayon, komo ito. Ang ating hole is 1 inch diameter. Kailangan natin siya ng bushing. Lagyan natin ng bushing na 1/3/4. At dito sa isa, yung ating intake ay 1 inch din ang kanyang diameter. Kailangan din natin ng bushing na 1/3/4. And next natin, itong ating nipple na 3/4/4. Kaya tinawag na 4 dahil 4 inches. At next natin, ang ating T na 3/4. Bisa. And next again, ang ating nipple na 3/4/4. Marang na kalamega mo ka. At T again na 3/4 GI. At ang ating end cap 3/4 GI. At ang ating bushing na 3/4/1/4. Ito po yan sa Jetmatic lahat. At ang ating nipple na 1/4/4. At ang ating T na 1/4. Dito po natin lalagay ang ating pressure switch at pressure gauge. At nipple again na 1/4/4. 1/4 po ang diameter niya. Transformer. At ang ating pressure switch, dito po siya sa ibabaw. After that, ito pong ating pressure switch. Lagyan po natin ng teflon. Ngayon naman po, magte-thread po tayo ng PVC natin, ng ating PVC pipe na 3/4, dahil po 3/4 po lahat ng ating intake, out, tsaka po nung sa ating deep well. Ito naman po ang aming pang-thread. May nabibili pong male adapter na 3/4 PVC
na meron na po siyang thread, kaya lang po na nakaubusan po kami. Buti na lang po meron po kaming pan-thread ng PVC. Ito po yun. Yan, tingnan nyo po. PVC po na nalagyan po natin ng thread. Yan. Yan naman po, hipita na po natin ang ating mga fittings. Gamit ang ating yabe tubo. Sibak. Ayan naman po ang atin naman po 2x4 na lalagay po natin sa ating PVC na number 2 dun po sa ating diffuel, at lalagyan po natin ang coupling na 2x1¼. And next po, ito po ating uling bushing na 1¼x1. At next naman po, ito po ating in and out or coupling adapter. Meron siyang thread sa loob at meron din po siyang thread sa labas. Nilagyan ko na po siya ng Teflon para po dito po sa ating bushing sa ibabaw. And next po, ito po ang ating strip elbow na ST elbow kung tawagin po, or strip elbow na 3/4. Yan po. Yan po ang magiging style niya mamaya pagka ikinabit na natin siya sa ating diffuel. Mamaya ko na po siya ihigpitan dahil mag-thread po muna kami ng mga PVC para po sa ating pong mga dugtungan ng intake saka po ng out, tapos dito po sa intake din po ng ating pong diffuel. Ngayon naman po, lalagay po natin ang ating football sa ating tinred na PVC. Yan. Ito po ang ating football. Nakalagay ko na po siya sa PVC, kaya ko lang po kinamay na pihitin. May tendency po kasi na pumuputok po o nagka-crack dahil po ito po kasi made on brass type or tanso. Ngayon naman po, didikit naman po natin ang kanyang karugtong dahil po ang ating deep well ay 20 feet po ang deep niya, ang lalim. Lagyan po natin ulit siya ng Meltex cement.
madali lang naman po kasi matiyo ang ating Neltec cement. In 5 seconds, dikit na po siya. Ayan po. Ayan naman po. Ito po yung ating puntap o yung ibabaw po ng ating PVC na nilagyan po natin ng football po kanina. Ito naman po yung bushing kanina na 1¼ by 1, tapos po yung atin po in and out or coupling adapter na 1¾ tsaka po ang ating strip elbow na 1¾. Yung pong ating in and out, mayroon po siyang thread sa loob kung mapapansin nyo po. Ngayon po, ito po ang ating PVC, tinredan ko rin po. Ito po yung top. Lalagay po siya ngayon dito para po ma-thread. Yan. Iinitan po namin ngayon ang ating Moldex pipe 2 inches diameter para po mailagay po natin ang ating nipple at coupling sa ating pong PVC pipe. Hindi po kasi siya papasok, mapapansin nyo. Ngayon, initan po natin siya ng bahagya para po lumambot. Kahit ang tinapay doon. Ano? Mapapansin niyo po, malambot na po siya. Ayan po, oh. Ayan, oh. Ngayon po, pwede na po natin ilagay ang ating GI pipe na 2 dito po sa ating Moldex pipe na. Tubig. Post. Ayan naman po, babasain po natin siya para po bumalik po sa kanyang dati po original para po lumamig at tumapit po ng husto sa ating GI pipe. Okay. Ito po, lalagay na po namin ang aming foot bulb na may PVC o tinatawag po na straw sa ating pong deep well. Yan po. Ngayon po, bobombay po natin na siyang konti para po umahon po agad yung tubig niya. Yan po yung tubig, oh. At hihigpitan na po natin yan siya. I-thread na po natin siya sa ating coupling at ating bushing. Ngayon naman po, lalagay po natin ang ating patente dito po sa ating deep well. Lalagyan po natin siya ng patente. Kaya po natin nilalagay ng patente just in case po na masira po ang ating foot bulb, dito lang po tayo magtatanggal sa ating patente o union patente. Ngayon naman po, lalagyan po natin siya ng elbow pababa para po papunta po sa ating electric motor pump. Okay.
talagyan po natin uli ng patente rito na isa. Just in case po na masira naman itong jetmatic na to, ay mayroon po siyang union patente. Ito po ang ating union patente. Ngayon po, kukunik na po natin ating elbow sa ating mama na, napasikol sa palay electric motor pump. Layo po kasi. Huwag ka nang alis dyan. Kaya umano nandun mo lang kukulan. Kaya. Kare bunot! Ito po, tingnan niyo po. Salukuyan po siyang umaandar. Ayun po. Naka-on din po ang ating jetmatic. Tingnan niyo po. Umaandar po siya. Ngayon po, punta po ulit tayo sa ating faucet or grifo. Tatry ko po siyang isara. Yun po ang cost po ng ating automatic. Tingnan niyo po. Ang ating pong jetmatic ay patay dahil po mayroon po tayong automatic switch. At ang kanya pong pressure gauge ay 40. Yan po. Ngayon po, balik po ulit tayo sa ating faucet. Yun, kasama to. Yan po. Nandar po ating grifo. Ngayon po. Kayo ka ulang ganda. Pakinggan nyo po. Kung mamamatay at pag sinarado ko ang ating faucet, tingnan natin kung anong grifo natin. Kapita mo ang automatic, patay siya. Okay na.